Yo, what's up sa inyo lahat? WB mula ito. Ang time mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung sana nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits. Kakapasok lang. Grabe na ito. Sumabog ang Senado. Penchis at Villanueva tumistigo na pulburon video. At yun, paalala lamang. Ito ay reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Sa iba pang mga balita, nang hihinayang itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hindi naipupursigeng mga kasunduan ng Pilipinas at ng bansang China ukol yan sa ilang mga mahahalagang infrastructure project. Particular ang train system project sana doon sa bahagi po ng Mindanao. Ayon sa dating Pangulo, nagkakapanghinayang na may mga nawawalang oportunidad para sa pag-unlad dahil yan sa ilang prinsipyo at ilang paniniwala. Dito raw kasi sa Pilipinas, ayon kay Pangulong o dating Pangulong Duterte, kapag nakipag-ugnayan ka sa China ay itinuturing na anti-America ng ilang grupo at ilang mga personalidad. Pero sa kanya umano ay para sa kapakanaan ng pagbuti ng serbisyo ang higit na bigyan ng pansin para maisakatuparan pa rin ang mga programang nasimulan sa kanyang administrasyon ngunit hindi na kumpleto dahil sa ilang konsiderasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. China has always been very interested in helping us. But alam mo yung geopolitical atmosphere, lalo na sa Itaas, ilan lang daw dumadaan diyang presidente na ano. Kasi mahalata ang mga Amerikano talaga. If you are for China, then they would see that you are anti-American. Yes. Hindi nila matanggap yung neutral ka. So yan ang mahirap na ano. So, parang big stakes. Amerika walang maitulong na ganun. Amerika does not have the money to fund it. Wala. It's only China or Japan. Pero sila na lang, ibigay mo sa kanila, then bayaran natin ng ilang taon. Po yan ng paliwanag o pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong DPWH maging ang Metropolitan Manila Development Authority kinalampag ng liderato ng Senado na wakasan na ang malawakang pagbaha dito sa National Capital Region. Nakatakda namang busisiin ng Senado ang mga nangyari at dahilan sa likod ng naganap na matinding pagbaha dito sa Metro Manila. Kinalampag ni Senate President Francis Chis Escudero ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority na wakasan na ang malawakang pagbaha sa National Capital Region pagkatapos ang bagyong Karina at Habagat o Western Monsoon na nagpalubog sa lugar. Nais ni Escudero na magkaroon ng masusing investigasyon sa mga flood control projects ng gobyerno dahil sa matinding pagbaha sa kabilayan ng alokasyon ng bilyong-bilyong piso kada taon. Binigyan din ni Escudero ng paulit-ulit na pagbaha na ito ay isang masakit na realidad na hindi katanggap-tanggap, partikular na sa kahalaga ng ekonomiya ng Metro Manila at ang tungkulin nito bilang sentro ng gobyerno. Dapat anyang makipagtulungan ang DPWH at MMDA sa mga local government units sa pag-inspeksyon sa mga lugar na binabaha upang magrekomenda ng medium at long-term solutions para maiwasan ang pagbaha. Kasabay nito, kinuwestiyon ng liderato ng Senado ang bisa ng flood control measures at ang paggamit ng malaking budget na inilaan para sa mga proyektong ito. Humigit kumulang 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng DPWH sa 5.768 trillion pesos national budget para sa 2024 na dati nang binatikos ni Escudero bilang disproportional kumpara sa iba pang critical na sektor. Samantala, ayon naman kay Senator Joel Villanueva, kinakailangang imbestigahan ang malaking pondong inilaan para sa flood control project ngunit nararanasan pa rin ang matinding pagbaha. We have to look into it. Where is it? Sabi nila 60% has been completed. Pag tinanong mo sa ground kasi, okay lang siguro na yung hanggang Bewang ngayon, hanggang Bukong-Bukong na lang yung baha. Eh hindi po eh. Yung hanggang Bewang naging hanggang mas tao. So yun po yung ating nais na tingnan. And I already spoke with the Senate President. Come Monday, I'll deliver a privilege speech in the Senate. Definitely, we have to investigate all of this. It's unacceptable to hear na malakas kasi ang ulan at madami ang tubig. Hindi po yung dahilan. Pag gumawa ka ng proyekto, sasabihin mo ba sa akin na hindi mo in-anticipate na uulan? Hindi mo in-anticipate na may bagyo? Eh, lagi naman may bagyo sa Pilipinas. 20 typhoons average every single year na nagbivisit sa ating bansa. That's the average. That's the floor, not even the ceiling. Bubusisiin naman na Senador Ramon Bong Revilla Jr., Chairman ng Senate Committee on Public Works, ang mga nangyari at dahilan sa likod ng nagaganap na matinding pagbaha. Okay, pag-usapan na natin itong bangag na ito mga kababayan. Kita ninyo, 2 days ago, nagyabang ang Buwakan ng Genemes na bangag ninyong presidente na meron ng 5,500 flood control. Okay? 5,500 flood control. So ngayon, mga kababayan, ipinagyabang pa niya at nag-propose pa siya ng another
10 flood control project na nagkakahalaga na 500 billion pesos by 2037. Okay, matatapos daw by 2037. So itong flood control na pinropose niya during sa kanyang kabangagang SONA, imagine nyo ha, 10 flood control project, nagkakahalaga ng 500 billion. So yung ipinagyabang niya sa inyo na 5,500 na natapos na, ilang trillion kaya, okay? Billions o trillion pesos ang ipinondo niya doon na hindi nyo naman nakita ang resulta. Kasi dyan sa Metro Manila, nilagpasan pa yung bagyong Undoy. Ako ay lumaki ng Met ng Manila. Nakaranas ng baha simula nung kabataan. Pero hindi ko nakita na ganyan buong Metro Manila ay baha. Pasig, Quezon City, Marikina, all over. Nasaan yung 5,500 na flood control na ipinagmalaki ni Marcos Jr. sa kanyang SONA. Pakinggan natin dahil ito. Ito ang sabi niya. Okay? Natin ang kanyang kasinungalingan. Ito. Ito mga palangga. Ito yata yun. Alright. Grabe itong itong bangag na ito, ha? Okay? Kasi pag-uusapan natin kung ano pinagkaabalahan ng mga walang ito. Flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ulitin natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Okay. Narinig nyo yun, pinalakpakan siya. Sinabi ba ni Marcos Jr., mga kababayan, kung saang mga areas o saang mga lugar yung flood control na pinagsasabi niya? Ibig sabihin, sinungaling na naman. Nagsinungaling na naman sa inyo kasi alam ng PAGASA, sila yung weather forecasters. Ibig sabihin, bago pa dumating ang bagyo sa Pilipinas, ay alam na ng PAGASA, ng ahensya ng gobyernong ito para maabisuhan ang taong bayan na may parating na bagyo, mapaghanda sila, mapalikas sila. Pero ano ang pinagkabalahan nitong mga bangag? Anong pinagkabalahan ni Abalos, ng PNP, ng DOJ, ng NBI? Dahil itong mga ahensya ng gobyernong ito, interconnected yung mga yan kapag mayroong disaster. Diba? Imbis na magtalaga ng task force rescue o ligtas, task force iligtas, oh mga ganyan, whatever. 4 days before the bagyo or maybe a week before ang bagyo parating sa ating bayan, ay alam na ng PAGASA. Alright? Dahil sila ang may kapangyarihan para makita, ma-forecast kung meron ng dilubyo darating sa ating bayan. Pero anong ginawa ng mga hinayupak? Abala sa fashion show at paglamon ng 20 million budget sa kanilang SONA. Kayo po ba, mga kababayan, ay naging concern itong gobyernong ito? Yung DILG, lahat sila, imbes na kontrolin itong paparating na bagyo o baha at magkaroon ng task force likas, task force hot meals, you know? Bigyan kayo ng mga ayuda, task force, whatever, para sa mga mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Ang pinagkabalahan nila, task force pulburon video control. Kontrolin ang pag-spread as wildfire nitong pulburon video na nakitang sumisingot ang isang bangag. Malinaw pa, mga kababayan, na kayo ay paulit-ulit na binubudol ng bangag na ito na ipinagmalaki niya mismo at pinalakpakan ng mga unghunghang doon sa Kongreso na mayroong 5,500 flood control. Eh nasaan? Lalo na kayo sa Metro Manila, nasaan itong mga flood control nito? Bakit bumaha ng ganyan? Lagpas tao, ilan ang nangamatay, ilan ang mga nakuryente? Kapag mga ganitong disaster, mga palangga, pinaghahandaan dapat yan para ilikas kayo. Kung mayroong mga possible na pwedeng makuryente, ang taong bayan, nakaantabay ang ating, yung mga nasa Meralco o yung mga in charge dyan sa, ano na yan, sa pag-monitor ng mga kuryente o ng mga power supply. Anong ginawa nila? Wala. Nag-enjoy sa SONA. Siguro, sabi ko nga sa inyo, ayon sa ating source, nag-check-in sila sa mga hotel, nakipag-tsuktsaka ng mga buhata ka ng ina sa kanilang mga jubetski o whatever. Samantalang kayo, kayong mga kapalangga ko na hindi kayo nabigyan ng abiso
okay, ng abiso o ng pahibalo, ng warning na mayroong parating na malaking bagyo. At dapat yan ay nakaantabay ang mga rescue operation. Diba? So ngayon, kung nakaantabay ang rescue operation, mali-lessen yung mga aksidente o mga mamamatay nating mga kababayan. Pero dahil abala sila sa pag-control sa video, yan yung task force nila na pinagtutukan at nataranta sila. Kaya po ngayon, kayo mga kababayan ko, ay biktima nitong isang malaking sakuna na nangyayari sa ating bayan. Ang sabi nga ng anak ni Bangag, na Bangag din, na si Sandro, pathetic daw o hindi nila i-dignify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, press con, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong takutin na sa bawat mag-share ng video na nai-release ko ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayari, makukulong kayo. Dahil ako ang nagpasimuno ng video na yon. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin, itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council, na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Genemes, na DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan kumpara sa bayan. Turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na dilubyo para maiwasan ang mga casualties, para maiwasan ang mga buntis, mga bata na walang kamalay-malay, di ba, na biktima nitong dilubyo na ito. Mailigas man lang sana kayo. Pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control, kasi wala namang flood control. Kasi kung may flood control, bakit kayo binaha? Sige nga, kayo mga supporter ng budol, kayo na nagma-Marcos-Marcos, kayo na nagtatanggol ng mga trolls, sa mga nagtatanggol kayo sa sindikato. Tama ba? Ang salitang flood control. Flood ba? To control the flood. Bakit binabaha kayo? Kung itong hinayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi, bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako, nagmamakaawa na nagtitext o nagtitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ahensya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared. Kung bawat barangay ay may flood control, o bawat area, not really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Genemes nyong Bangag sa Kasisinghot. Kayong mga dugyot na nagpapaniwala kay Bangag, now, okay, na nakaranas ng ganitong klaseng pagbaha at maari ang inyong mga pamilya ay nasugatan, natalisod, nakuryente, natsugi. Now, kayo magsabi, eto bang Bangag na gobyernong ito ay kailangan pang magpatuloy? Hindi. Kasi kung may 5,500 na flood controls, hindi nyo mararanasan sa kabuong Metro Manila etong nararanasan nyo ngayon. Kita nyo kung anong istorbo, kung anong perwisyo ang ginawa sa inyo ng Bangag na gobyernong ito. Asaan ang 5,500? At they're spending billions of billions ng pera ng bayan. 'Di ba? Wala kang makikita. May mga nagre-rescue, 'di ba? Tapos ang mga gunggong, hahanapin si Inday Sara. Bakit si Inday Sara ang hinahanap nyo nandyan? Abala ang kanyang opisina sa paghatid ng mga relief goods na walang nakalagay na pangalan niya o mukha niya, kundi tanging OVP lang. Pero si Romualdez at ang Bangag na ito, yung mga pagmumukha nila nakalagay doon sa flood control. At bakit si Inday Sara ang hanapin nyo? Si Inday Sara ba ang presidente, mga hunghang? Si Marcos Jr. nag-meeting-meeting dyan sa NDRRMC na yan, okay, sa National Disaster Team na yan. Ngayon ka palang mag-meeting? Buha ka ng Genemes, mga kababayan. Kung kailan nandubog na sa baha, kung kailan may nangamatay na, ngayon ka palang mag-meeting? Gamitin niyo yung utak ninyo. Binagdagago kayo ni Pulburon, kuting. Ngayon ka palang, apat na araw, limang araw, o isang linggo, alam na ng pag-asa na may darating na bagyo. Ngayon ka palang mag-meeting. Kung hindi ka ba naman adiktador, sabi ni Palangga. Aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo, sabi ni... Oh. Arcelia Sinea, ang pinagkaabalahan task force tenga, sabi ni Sandra Gombok Palangga, yan, ang hakbang na maisod ka na. Hindi maganda ugaga sa pagtahi-tahi ng kasinungan yan. Eksakto. Di nyo kasi binasa yung fine print flood control projects except sa mga lugar na palaging binaba, sabi ni Lester. Eh, mga Bangag nga. Okay? Pinagkaabalahan yung tenga. So, pinagkabalahan nila kung paano nila kontrolin
tayong lahat at kontrolin yung video na hindi malaman ng buong Pilipinas na may isang bangag na presidente. Yan ang pinagkabalahan ng mga yawa. Alright? Okay. Ngayon, okay, really. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa nila ngayon? Wala. Kasi hindi nila pinaghandaan para iligtas ang inyong buhay. Di ba? Wala silang pakialam sa inyo. Wala pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Ang dami na nga namatay. Okay? Ang sabi nga dito ay, nahigitan pa nga itong bagyong Undoy. Yung bagyong Undoy noong 2009, ang dami na nga namatay, ay nahigitan ng Karina. Okay? At ngayon, by the way, panawagan ko sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa akin, wag na wag kayong mag-donate ng pera sa GMA, sa ABS, sa News 5, sa lahat sa kanila. Kasi nangilikom na naman sila ng pera ngayon. Wag na wag kayong magbigay. Kasi gagamitin na naman nila kahit sa mga ahensya ng gobyerno ang itong disaster na naranasan ng ating bayan para manglimos sa inyo. At hindi yan makakarating ng buo. I'm telling you. Yan ay napag-usapan dati, you know, yung hearing sa ABS-CBN o sa franchise nila na yung mga limos, yung mga nasa lata, hindi nakarating. Wag po kayong mag-donate. Kasi kung gusto nilang tumulong, ang dami nilang pera. Diba? Bakit mangingi sa mga OFW? Sige nga. Bakit? Kung gusto nyo, mag-donate na lang kayo dun sa mga kamag-anak ninyo, mga kakilala ninyo, diba? O sa mga barangay, o ate, o magpadala ako ng 10,000 pesos dyan. Ganyan-ganyan, gamit ang SendWave app. Okay? Ito, bumili ka ng ganyan, ibigay mo sa mga kapitbahay. Wag na wag kang mag-donate, mga palangga, sa itong mainstream media na ito. Dahil ito ay kasabwat ng mga ahensya ng kasabwat ng mga bangag. Wag na wag. And yumama na mga buhakan ng inayan dahil sa inyong mga OFW. Wag na wag kayong magbigay kahit isang piso. Alright? Okay. Okay. Ngayon, mga kababayan, mayayaman na yung mga oligarkiya na yan, sabi ni Nelson Sanchez. Sinayan ng bagong admin ang pinaghirapan ni Duterte na linisin ang korupsyon. Alright. Marami na naman silang makurakot. Okay? Ano naman kung nakabatak si ano? Ano naman kung batak? Kung batak si BBM. Gusto niyo ang ano naman daw kung nakasinghot si Marcos Jr. Okay. Yeah, I think that's sarcasm. Alright. So ngayon, mga kababayan, talagang kayo ay ipapahamak dito. Ipapahamak kayo. Imagine niyo yung mga trolls o mga dugyot ni Lisa ng bangag ito. Nung nagkaroon ng ba sa China, tuwang-tuwa sila. Kinarma daw yung China. Di ba? Yan yung mga pakalat nila. Buti nga sa China, binaha. Eh ano? Ngayon, binaha tayo. So kinarma din tayo? Kinarma din tayo dahil sa bangag yung presidente? Ganun po kapulpul mag-isip ang mga trolls o bangag na kampon ni Lisa Tanas at ng kanyang mafiyang gobyerno. Wag na wag, ulit-ulitin ko mga kababayan, wag na wag kayong magbigay. Okay? Sabi ni Maki Palad, tama Marika sa SMS sa KOJC members. Okay? Watching from Indonesia. Bangag ang pamilyang Marcos and friends, sabi ni Universe. Alright? Okay. Ano? Pang Starbucks lang? 5,500 na flood control ni Bangag. Yes. O, nasaan na yung EDCA? Oh yeah, that's good. Diba? The reason, kaya merong mga EDCA sites, imagine mo yung unang salvo pa lang nung umupo si Bangag Jr., ang EDCA sites daw ay nandyan sa Pilipinas para tulungan tayo, para tulungan ang EDCA sites na ang EDCA namin, okay, EDCA, okay, naming mga Amerikano, kaya nandyan sa Pilipinas para tulungan kayo para sa mga gantong klaseng kalamidad, para sa gantong mga disaster. May nakita ba kayo? Oh, may nakita ba kayo, mga kababayan? Oo, ang dami talagang trolls, mga palaga, mga pakana, lahat yan ni Lisa Tanas. Grabe na talaga, sabi ni Maribel Tanjama, kawawa na itong ating bayan na disgrasya na sa mga baha. Eh nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo ngayon, nararamdaman nyo ngayon na kayo ay nagsasakripisyo. Whether you like me or not, nagalit kayo, pero nakikita nyo mga kababayan kung ano ang pinagkaabalahan ng bangag na gobyernong ito. Baha, binaha na kayo. Sabi ko nga, maaari nyo mga kamag-anak ay na diskaril dahil sa ano na ito, dahil sa dilubyo na ito.
Pero one day ago, ito nga bagong Pilipinas ni Bangag Jr., talagang walang ginawa kundi imbestigahan daw ang nagpakalat ng sabi nila peking video ni Bangag. Peking video or really peke daw. Sige nga. Kaya nga sina-challenge ko itong Bangag niyong presidente. The only solution para mapasinungalingan ng Bangag na ito ay magpulburon test siya. Hair follicle pulburon test. End of story. Pero bakit ayaw ni Bangag magpapulburon test? Bakit? Kasi patuloy na sumisingot at dumudugo ang ilong habang siya ay kinukutsara ang pulburon. Huwag kang magsisinungaling Bangag dahil ikaw ay bangag. Huwag mong pinagluloko. Kayong mga kiss-ass, kayo, ikaw, Abalos na umingiwi din, kayong mga tagapagtanggol ng Bangag na presidente ito, ang laki ng kasalanan niyo sa bayan dahil alam niyo na dorogista, Bangag pulburonik, si Marcos Jr. Alam ni Senator Amy Marcos, bakit Senator Amy ayaw mo magsalata ngayon? Hindi ba hinahanap mo ang video for 2 years? It just so happened na unahan ka namin ng aking mga angels. Ito, doon na natin to. Hinahanap ni Senator Amy ang pulburon video na yan for 2 years. Kasi para gamitin niya sa kanyang kapatid para hawakan niya sa leeg at kay Lisa Tanas. Kaya lang naunahan ko, Senator Amy, magsalita ka kung mahal mo ang Pilipinas, which is I doubt it. Diba? Hinahanap mo yung pulburon video na yan. Okay? Inilako yan sa'yo, yung video na yan. Pero ayon sa aking source, ay ayaw mong bilhin nung time na yon. Nilako daw yan eh. Okay? So para gamitin mo kay Marcos Jr. sa kapatid mo para gumawa ng tama or what? At wala kang balak ilabas ang video. Kaya ako na naglabas. Mga kababayan, wala naman pala talagang balak ilabas si Amy Marcos na ilabas ang video na yan kung siya ang may hawak niyan. Gagamitin lang niya para sumunod sa kanya yung kanyang kapatid. Huwag tayo magsisinungaling dito. Malalaman ng taong bayan. Okay? Ang mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayong magsisinungaling, Senator Amy Marcos. Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna akong nahanap yan. Naunang may nag-send yan. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Amy na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo yung totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Amy na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Amy, anong sasabihin mo? Sabi mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bongbong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan niyong malaman. Do you think? Para sa inyong kalaman. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday. You know, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging sekretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokuhan. Tapos yung kapatid mo at ang mga alipores na, what? Video control? Task force video control? Eh, baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening you. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw.
Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagansyo nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Aimee yan. Behind the scene. Oh, yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Oh, para what? Sige nga, para isave mo yung sarili mo sa susunod mong political career. Sinusumpa ako sa inyo. Alam nyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Anong gagawin sa akin ng Amerika? Ah, nagmas ano ba ako? Nagbang-bang-bang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente. And that is public interest. Uh-huh. Diba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay Adictus Benedictus at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Aimee Marcos? Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Uh-huh. Mm. Diba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Aimee, nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong poprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talakera ba ang inuutosan ni Lisa na nagpapabili ng polboron o yung shab-shab para sa kay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ano, eh, ikaw, Inday Sara. Alam ko magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Aimee? Ah, ginugurgur ka na, hindi lang ikaw, ako, kami na nagsasalita. Ginugurgur na kami lahat. Ayan, gusto pa kaming, gusto pang arestuhin ang lahat ng mga nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for two accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko, okay? 2 days ago, ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less, nasa 24 million views na. Dalawang tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Mm-hmm. Tapos ang views ni Spokes Harry, 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nadudun ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14,000, 15,000. Eh, si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro. Tapos itong dalawang taong ito na nandoon sa aking sa aming event, combined views, what? How much? Almost 24 million. And kay Kuting, ang sona ni Kuting, 500 baka 600,000 views lang. So ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman, gusto nilang, kaya sila nagtalaga ng task force, what? Task force, pulboron video control. Imbis na flood control, video control. Kasi alam nila na si bangag ang nasa video at authenticated yon. Alam ni Aimee Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ilabas ang video na yon. Mm-hmm. Diba? Mm. Now what? Aba, ang daming mga ano ni Lisa Marcos ha. Ang daming ano ngayon ha. Ang daming binayaran ng mga buwakan ng Genemis ha. Oh. AI ang video. Ano daw? Oh. Yeah, AI. Ayun, gumawa sila ng AI. Pinalta nila yung pangalan ni... yung mukha ni nila Pangulong Duterte. Kaya may mga gagawin doon. Okay. Oh, yeah, ganun talaga. Magdidepensa sila. Right? Sorry sa interruption at meron tayong ano... mga puting ahas. Okay. May mga puting ahas tayo, yung mga trolls. Grabe, yung mga eksena talaga. Hmm. Grabe, ang mga eksena, mga palangga. Pero sa susunod na yun, yung nireport sa atin ng ating puting ahas. But ganun pa man, my God, grabe na talaga itong bangag na ito. Ma'am, kawawa, maawa ka sa amin. Grabe na po ang sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Mahal ka ng sambayanan, Miss Maharlika. Member kasi ng NGAGBA. Okay? Sino si Mark? Oy, nakita niyo, nagba-viral na ngayon yan dyan, di ba? Nagba-viral na dyan sa ating Facebook. Yung grabe yan, laki ha. Ang laki ng sandata. Okay? But anyway, puntahan niyo yan sa Boljakan. Ngayon, mga kababayan,
Yes, napag-alaman natin. Iyan, isa sa mga sinabi sa akin, mag-ingat daw ako kasi talagang tinatarget yung ulo ko ng mga... At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. Yan nga mga kabalits natin, no, yung mga ilang mga patungkol ng mga pahayag at tugon dyan, na dito nga, no, yung mga ilang nagiging pahayag nga ni Maharlika ukol nga, no, sa ating Pangulo na talagang patuloy na pinupunteriya sa umano'y bangag video nga daw umano mga kabalits natin. Na kung saan sa pulburon video nga daw at tinatawag nga umano nga bangag nga mga kabalits natin. Na kung saan dito nga daw umano patungkol sa pulburon video na ngayon tila ba ito ang nais na iparating sa taong bayan yung nasa likod at katotohanan umano itong pulburon video na to. Kung talagang maniniwala kayo o talagang ito'y gawa-gawa lamang umano yung video na talagang kumalat. Na umano'y ito nga yung nais na makuha nga daw sa kampo nila FL Lisa nga, no, na hinahanap-hanap nga itong video na to ay sinisiwalat nga ni Maharlika na siya umano ang unang nakakuha at talagang nga ito ya kanyang pinalaganap nga. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre ay nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumulayan yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.